Now we're going to put our curd paste. Ito siya, clean curd paste. It's already available in the market. Any groceries, you can find this in Asian stores. So around 3 tablespoons of the green curd paste. Then, ihalo lang natin siya din sa sauce. Lang sa ma-absorb ng chicken. Kung mapapansin nyo, hindi na tayo naglagay ng ginger, no? Kasi yung curry paste natin is meron na siyang ginger para hindi masyadong overpowering. Ayan. At this point, medyo green na siya. So, mix lang na. Mix it again.
Ayan lang natin siya. Mix natin ng konti. Natin siya. And some salt. Depending on your taste. So, tansya-tansya na lang yung salt and peppercorn powder. So, maganda mas marami kasi kailangan natin ng konting hotness dun sa curry natin. Mix lang ulit natin siya. And we let it boil for around 2 to 3 minutes para lumambot lang yung potato natin. Then we'll come back after this. Okay? Now we're going to check it. And so at this time, medyo half-cooked na yung potatoes natin. So this is the point na I'm putting 2 tablespoons of sugar. This is optional just to counterbalance the spiciness ng curry. Kasi medyo maanghang na siya. So mix ulit natin. Mix natin siya. And then, we're going to put the rest of the vegetables. First is the carrots. Ayan. Para mas lalong colorful. And then the green bell pepper. Sobrang colorful na niya, guys. So, syempre malasa na niya. Now we're going to mix it again. Ayan. Parang piyesta, di ba? So, ito, almost some
Pepper. Lagyan din natin siya ng dried chili. And more sauce. And of course, for garnish, lagyan natin siya ng curry leaves. Tapos siya. Our combination of Filipino Thai green curry chicken. Sobrang sarap. Tara, kain na po!